News Center, narito na ang mga balitang hatid sa inyo ng Euro TV News. Sa huling case bulletin na inilabas ng Department of Health o DOH, as of May 11, 2021, nasa 1,113,547 na ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa. 56,752 ang active cases kabilang ng 4,734 na mga bagong kasong nadagdag ngayong araw. 7,837 ang bagong nadagdag. Sa bilang ng mga gumaling sa kabuuan ay nasa 1,038,175 ang total recoveries ng sakit sa bansa. 59 ang bagong death cases kaya umabot na sa 18,620 ang mga namatay sa sakit. Sa mga aktibong kaso, 95.6% ang mild cases at asymptomatic, 1.4% ang critical, 1.8% ang severe at 1.17% ang moderate cases. Mananatiling sarado ang borders ng Pilipinas kahit pa magbago ang classification nito sa May 15, 2021. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kahit maging General Community Quarantine o GCQ na ang National Capital Region o NCR+, at iba pang bahagi ng bansa ay bawal pa rin ang turismo at tanging ang mga dayuhan lamang na mayroong investor visa ang papayagang makapasok sa Pilipinas. Binigyan din Roque na lalong hindi bubuksan ng bansa ang borders nito sa mga manggagaling ng India, Pakistan, Nepal, Bangladesh at Sri Lanka na kailan lamang ay pinatawan ng pamahalaan ng travel ban. Normal lang anya ito dahil sa pag-iwas na makapasok ng double mutant variant ng COVID-19 mula sa India. Epektibong travel ban sa India at mga kalapit bansa nito hanggang May 14 ngayong taon, subalit maaari anya itong mapalawig pa. Dahil ito sa posibleng paglalagay ng National Capital Region o NCR+, sa General Community Quarantine o GCQ matapos ang pagbaba ng COVID-19 reproduction rate. Provincial Government ng La Union, sinuportahan ng La Union Entrepreneurs for Progress. Para sa detalye ng balitang yan live mula sa Quezon City, si Catherine Landicho. Catherine? Vanessa, nagbigay na nga ng suportang pamahalang panlalawigan ng La Union sa mga La Union Entrepreneurs for Progress Association Incorporation na binuksan noong May 7 at tatakbo hanggang May 23, 2021. 20 micro-small at medium enterprises ang nagpakita ng kanilang mga lokal na produkto kabilang ang 5 pagkain at 15 mga exhibit na non-food exhibitors. Binigyan din ni Governor Francisco Emmanuel Pacoy Ortega III ang kaganapan ng Buena Mano na ito ay sa mailalim sa mga initiative at transformative governance. Ang mga trade fair na ito ay naging isang mahalagang plataforma para sa mga lokal na negosyante nabawiin mula sa biglaang paginto na dulot ng pandemya. Ang mga miyembro ng LUEPA ay nagtapos sa programa ng Department of Trade and Industry or DTI na pinamunuan ni Pangulong Gemma Go. Ang trade fair na ito ay isang paraan ng pagtulong sa MSME na makabalik sa gitna ng pandemya. Ang minimum health standards ay mahigpit na sinusunod sa venue. Pinapayagan na ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang point-to-point air travel na magmumula sa NCR+. Kabilang ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite, ang pinahihintulutan na ng Interagency Task Force na mag-point-to-point air travel sa mga magmumula sa lugar na ito. Kung saan ang desisyong ito ay ginawa upang tulungan muling makabangon ang industriya ng turismo, maging sa mga displaced workers sa bansa na lubhang naapektuhan dahil sa COVID-19 pandemic. Ito ay ayon kay Tourism Secretary Bernadotte Romulo Puyat. Tanging chartered flights lamang ang nadirektang maghahatid ng mga turista mula sa paliparan ng NCR+, hanggang sa hotel o resort at pabalik, kabilang na ang mga maiksi at direct ng private transfers ang siyang papayagan ng kagawaran. Hindi naman kasama sa mga pahihintulutang bumiyahe ang mga buntis at mga naka-quarantine. Ipinagbabawal pa rin ang pagbiyahe mula sa NCR+, patungo sa mga puok pasyalan sa bansa sa pamamagitan ng mga sasakyang panglupa o pandagat o pagbiyahe lulan ng non-chartered flights. Samantala ang mga hotel at resort lamang na nasa General Community Quarantine o GCQ o Modified GCQ na sinertipikahan ng Department of Tourism na maaaring magbukas para sa point-to-point travel ang siyang papayagang tumanggap ng bisita.
Para sa karagdagang balita, bisitahin ang Euro TV News on Facebook at YouTube. Ako si Vanessa Cleopas, sumasaludo sa bawat Pilipino.